Congratulations, Mrs. Buntis ka. Wow, magiging tatay na ako. Talaga po ba? Oo, isang buwan ka ng buntis. Kaya dapat ay makamta ni baby ang tamang nutrisyon ngayon pa lamang. Yung panahon mula nang mabuntis ka hanggang sa ikalawang kaarawan ni baby ay itinuturing na golden window of opportunity. Sa panahong ito nagaganap ang mabilis na paglaki ng bata at pag-unlad ng kanyang utak. Kaya mahalagang makamta ni baby ang tamang nutrisyon upang lumaki siyang malusog at matalino. Kapag hindi nakamta ni baby ang wastong nutrisyon sa panahong ito, maaaring maging kulang ang kanyang timbang at maging bansot. Malaki rin ang posibilidad na sa kanyang pagtanda ay magkaroon siya ng labis na timbang, mataas na presyon sa dugo, diabetes, at sakit sa puso. Habang ipinagbubuntis si baby, mahalagang bantayan ang kalusugan ni nanay. Siguraduhin tama ang kanyang timbang. Dapat siyang magpatingin sa health center. Kung maaari ay gawin ito buwan-buwan. Araw-arawing uminom ng iron folate supplements upang makaiwas sa anemia. Gumamit ng iodized salt, subalit huwag sosobrahan ang paggamit nito dahil nakasasama sa kalusugan ang masyadong maalat na pagkain. Alamin ang tamang paraan ng pagpapasuso. Manganak sa birthing facility, kung saan ang health worker doon ay may sapat na training sa pagpapaanak. Pagkapanganak kay baby, mahalagang mayakap siya agad ng nanay upang hindi siya ginawin. Ang unang yakap ng nanay ay makatutulong din upang kumalma si baby, makahinga ng maayos, at lumakas ang resistensya laban sa sakit. Sa loob ng unang oras pagkapanganak kay baby, ay dapat siyang mapasuso ng nanay. Dapat ding ipa-newborn screening si baby upang malaman kung mayroon siyang sakit. Ipa-check up din siya pagkalipas ng ilang araw pagkapanganak. Purong gatas ng ina lamang ang ibigay kay baby sa kanyang unang 6 na buwan upang siya ay lumaking malusog, matangkad, at matalino. Ipa-check up si baby kada buwan upang mabantayan ang kanyang kalusugan at masukat ang kanyang tangkad at timbang. Mula 6 na buwan ni baby, maaari na siyang bigyan ng angkop na pagkain habang patuloy pa rin ang pagpapasuso sa kanya. Pakainin siya ng mga pagkaing masusustansya tulad ng kanin o lugaw, mais, at mga halamang ugat. Prutas at gulay, karne, isda, manok at itlog, gatas, keso, at mantekilya. Pakainin siya ng 2 hanggang 3 beses bawat araw mula sa kanyang 6 hanggang 8 buwan. At 3 hanggang 4 beses kapag siya ay nasa 8 buwan hanggang 2 taong gulang. Maaari din siyang bigyan ng 1 hanggang 2 masustansyang merienda tulad ng prutas. Ipa-check up din siya ng regular, pabakunahan, at pabigyan ng vitamina A. Kasabay ng pagbibigay ng wastong nutrisyon, bigyan din si baby ng sapat na atensyon, pag-aalaga, at paglalambing. Huwag niyong kakalimutan ang mga payo ko. Tandaan, ang pagbibigay ng wastong nutrisyon at pag-aalaga kay baby sa kanyang unang 1,000 araw ay makatutulong upang siya ay lumaking malusog at magkaroon ng magandang kinabukasan.